Ngayon po, i-share ko sa inyo ang pagmamarkot ng Chico gamit po ang plastic ng yelo at straw. Ano? Ito po yung lupa ng ating gagamitin. Dapat po ay buhagag na lupa, yung medyo mamasa-masa. Ano? Para po siguradong maganda yung tubo ng ating mga minamarkot na halaman tulad po ng Chico, dapat po ay matabang lupa rin po ang gagamitin. Para po maging mataba ang lupa ay maglagay na po tayo ng paunang fertilizer, no? Para mas mabilis po sa makaugat ang ating halaman na vermicas. Ito po yung ating vermicas, no? Mimix na po natin sa lupa na ating pagtatamnan, pagmamarkot ng Chico. Ito po yung lupa na ating gagamitin. May paunang pataba na po siya, no? So, makikita niyo po ninyo, malikat at moist siya. Mamasa-masa na po siya. Yun, ay kumuha tayo ng isa sa ating plastic na ang yelo, no? At lagyan po natin ang lupa ito, no? Kalahati po itong ating plastic ng yelo, ang ating paglalagay ng lupa. So, kalahati. Yan. Hanggang mahirap siyang ilagay. Piliin niyo po yung lupang wala pong mga bato-bato, no? Dapat po ay mas maganda yung medyo clay, no? Malikat. Nang sa ganon ay maganda po natin siyang mapaugat ang ating mga halaman. Ito. Tapos isiksik niyo lang po ng ganyan. Ito. Kulang pa, konti pa. Ayun. Ayan. Kasiksik lang po. Ayan. Kasiksik nyo. Ha? Ito po ay ibuhol po dito sa bandang ibabaw. Ito, ibubuhol. Ayan. Ibuhol nyo lang ng mahigpit. Ano? Kailangan mahigpit po yung ating pagkakabuhol. Ayan. Ito naman. Ayan. Tapos talihin na po kagad sa straw, no? Luwasan natin ng konti itong ating straw. Ayan. Ngayon ay natin. Ayan. So, tatalihin na po natin sa straw yung kalahati po niya, no? Ito pong ating straw. Ito po sa kanyang buhol. Ang sa gano'n ay sigurado pong hindi matatanggal yung kanyang buhol. At madali po sa natin siyang ilagay kapag minamarkot na natin yung ating halaman. Ayan. Pa. Buhol natin ng mabuti. Ito. Ayan. Ayan po. May tali na siya. Ha? Sa pagmamarkot po ay gumamit kayo ng ganitong tool, so kaya po yung cutter, no? Titirin niyo po yung may nodes siya. Babalatan niyo lang po itong bahaging ito, no? Sa kung meron po kayong ganitong tools, mas mabilis mo niyo po siyang mababalatan kasi papaikot niyo lang po ganito to ay ano na siya, no? As dito, no? May git 1 inch po ang pagtatanggal ng balat. So kita niyo po kapag ganitong tools ang ginamit niyo, mas mabilis po siyang mabalatan. Ayan, tatanggalin po natin yung balat matapos po nating binilugan, no? Ito na sa simulan sa ibabaw, pababa. Ganito lang po, no? Kakayasan nyo lang po, tatanggalin yung balat. Ang gandun sa ating, ito, makikita nyo po, ang gandun sa ating ginuhitan sa ilalim. Ayan, titignan nyo po yung may nodes siya, no? Nang sa gano'n sa nodes na yan po maglalabas ng ugat. Paikot po, tatanggalin nyo yung balat, no? Itong paikot nito. Dapat po ay walang matirang balat. Ang purpose po nun, madalis po siyang makaugat, ano? Ating mga minamarkot na halaman. So, paikot po ang tatanggal ng balat ng ating minamarkot na halaman tulad ng Chico.
Yan. Ito pa. Bilang gilid. Yun. Isa na lang. Konti na lang. Yun. Ito pa. Yun. Ah. Pagkatanggal ng balat, kakayasin lang po yan. Ano? Dapat po matanggal lahat. Kakayasin nyo siya. Yan. Kayasin nyo po. Hanggang sa ganun ay hindi po sigurado po makatitiyak ka na mabilis ang magkaugat itong ating minamarkot na halaman. Mas maganda po yung ganitong tools, ano? Paggamit. Pero kung wala nga po yung ganitong tools, yung cutter po, no? Yung matalim na cutter, safety first lang po palagi kapag kayo ay nagtatrabaho tulad ng pag-aalaman. Ayan. Paglalagay po tayo ng aloe vera growth hormone, ano? Ang aloe vera po ay kapag kayo ay nagmamarkot, napakaganda rin po. Natural fertilizer din po yan, ano? Kakaskas nyo lang pong ganito. Itong paikot ng ating tinanggalan na balat. Yan. Sa ganoon ay mas mabilis po siyang magkaugat. Yan po ay bibiyakin lang po itong plastic, ano, na may lupa. Nilagay po natin, ano. Yan po, ganitong gunting. Yan. Kunting ganyan. Yan. Huwag niyo pong isagad hanggang ilalim. Parang hanggang gitna lang po, ano. Yun. Hanggang gitna lang. Nakikita po ninyo, nakaan po siya hanggang na, tapos lagay nyo lang po ngayon ganito to. Yan, dapat gitnang gitna po siya, no? Yan, gitnang gitna. Siksik nyo lang po ng ganyan. Yan. Tapos ay ipagsalikop nyo lang po, ano? Yung plastic. Yan. Pagsalikop nyo lang po yung plastic na may lupa. Sa ganon ka siksik na siksik po yung lupa. Ayan. Sige po, masalikop siya. Ayan. Ngayon ay tatali na po natin dito itong ating kanina nilagay na straw, no? Ito sa ibaba muna. Ayan. Tapos papaikot po natin ngayon sa plastic ito. Ayan. Maigpit lang po, ano? Igpitan nyo po siya. Dapat maigpit. Ayan. Dito, sa lalim. At maigpit po siya para kapit na kapit po yung stem ng halaman sa lupa. Pagkikita po ninyo yung lupa na aking ginamit ay mamasamasang lupa po, ano? Moisture po yung lupa nating ginamit. Ito. Dapat ay sa kabilang side siya. Yan. Para mas mabilis natin siyang maitali. Yan. Yan, ay tatali po ngayon dito to. Yan. Yan. Ipitan niyo lang pong mabuti. Yun. Maipit na po siya, no? Yan. After 2 months po ng ating pangmarkot, so ito na po, ready to transplant na po yan, ano? Nakita ko may mga ugat na siya, no? So after 2 months po na ating minarkot, itong ating chiko ngayon ay ready to transplant na po, no? May ugat na, kaya pwede na siyang ilipat tanim. Sa timba din po na sa atin siya itatanim. Ayan po yung timba na aking pinagtamnan, ano? Kaya tanggalin ko na po dito, mula dito po sa ating pinagmarkotan, sa ilalim niyo po siya, no? Ayan po naman po yung ilalim. So ayan, kukunin niyo po, ilan po ng ganito. Ayan. So ito, ha? Ayan po yung ating minarkot na chiko after 2 months. Ngayon itatransplant na po natin to. Ngayon ay dito po itatransplant, ano? Itong ating chiko, ito pong lupang ito ay
meron na po itong vermicas, no? Binubuhagag ko lang po nang sa ganoon ay malayang makagala yung ugat ng ating chiko kapag transplant ko na. Okay, pagkabuhagag ng lupa, ito na po ang ating natanggalin ko na po, ano? Yung ating pagkaka markot. Gupitin nyo lang po yung straw na ganito. Ayan. Anong sa ganon ay may transplant natin, ano? Kapag transplant nyo po, dapat tatanggalin nyo po yung lahat ng plastic na yan. Ayan. Yan po yung mga ugat. Pakita po ninyo. Ayan ang ugat. Yan po, itatransplant na natin. Ingatan nyo lang po na yung kanyang ugat, no? Ay, lagay nyo lang po sa ganitong timba. Tapos sa isiksik, no? Siksik nyo lang po ganyan. Yan. Yan, siksik nyo lang po ganun. Tapos maglalagay ng dagdag na lupa. Yan. Lagay po natin ang lupa. Ang ating minarkot na chiko. Yan. Ano? Sisiksik nyo lang po ganyan. Dahil basa naman po yung lupa natin. Kahit hindi nyo po siya diligan. Yan. Kalipat na may bahagi po siyang diligan. Dahil basa na po yung lupa, kahit kunting wisik-wisik lang po ng ganito para mag-fit lang po, ano? Mag-fix yung lupa sa ugat ating halaman. So, konti lang po yung aking idinilig. So, ito na po yung ating bagong transplant na minarkot na chiko sa timba. Mapapansin po ninyo, yung timba ko po, ayan po, may mga butas po yan sa ilalim. Tsaka po sa pinakailalim, may butas yan. Ating bagong transplant na minarkot na chiko.